Welcome back to Crowd Talk TV. Isang kwento na naman ng buhay ang ating ngayong pag-uusapan dito sa ating YouTube channel. Pumunta po ako dito sa General Trias, Cavite, kung saan makakausap natin ang isang sikat sa social media. Ayan, napakahilig niyang magnyangawa at bumatikos sa mga politiko sa ating bayan. Wala pong iba ang ating bisita ngayong araw sa Crowd Talk TV, si Aling Marie. Uy! Si Maharlika? Kinakalaban si Sara Duterte. Abay, magando. Akala ko ba, the best yung inyong magka-tandem. Eh, bakit ngayon? Sinasabi mo, huwag niyong iboto si Inday Sara sa pagkabisi Pangulo dahil tatraydorin niya lang si BBM. Ipapadisqualify nila si BBM sa Supreme Court para si Inday Sara ang magiging presidente. Hoy! Guys, dito na naman si Aling Marie. Gusto lang po ako iparating sa inyo. No? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aling Marie, nagpaunlak sa ating bisita ngayong hapon upang mabigyan ng kaunting kwento regarding po sa buhay ni Aling Marie. Okay po, Nanay. Aling Marie. Nanay na lang po for short, no, para mas maganda. Unang tanong po, kailan at paano kayo nagsimula na magkaroon ng social media accounts? Nung mauso ang FB, 2007, nagkaroon na ako ng Facebook. Opo. Nung nagkaroon po ba kayo ng social media account, ginamit nyo na po ba itong platform para maiparating ang inyong mga hinanakit o sama ng loob sa mga politiko o sa ating gobyerno? No. Hindi pa, kasi wala pa akong ikinagagalit nun sa ating gobyerno. Mm-hmm. So, paano nagsimula? Nagsimula akong makipaglaban at makilala noong panahon ng lockdown. Oo, June 9, 2020. At yan ay nagsimula sa mga nababasa ko sa social media, mostly sa FB, na yung bang binabanata na si Pres Duterte ng mga mamamayan. And then, sumasagot naman ang mga DDS. So, ako naman, nagbabasa lang. Nakikiramdam. Pero nung minsan akong sumabat sa isang post na talaga namang affected din ako, ano, sa mga nangyayaring yun, doon na, nagkaroon na ako ng kasagutan. Yung nagkaroon na ako ng kadibate na DDS. Tapos, yan, pinagbantaan ako kung ano-ano, ninakaw ang aking profile, then ang aking mga photos, ang aking mga post, and then gumawa siya ng isang account na nakapangalan sa akin. So, fake account. Tapos, dun niya ako binabanatan ng binabanatan. Gusto niyang maiparating kay Pres Duterte na ako ay lumalaban. Ang hindi niya alam, na-trace ko kung sino siya. At alam ko na dito lang siya. Kapitbahay ko lang siya. Kasi kilalang kilala niya ako. Kasi napag-alaman ko yan, nahuli ko siya dun sa aking binibentang load. Meron akong e-load. Na hindi ko naman sinasama sa aking Facebook, sa aking pag-post. Walang picture, wala akong nababanggit na ako yung may e-load. Eh kung bakit niya ako tinitira dun sa e-load na yon, no? Kaya siya nagugutuman na raw ako, kaya daw pati iload, pinasok ko na. Then, pati bahay ko daw, mga nakadisplay daw, puro laruan lang. No? Ganon. Yung ibang, yung hindi ko pinupost sa social media. Alam niya.
alam niya. So, anong tatakbo sa utak ko? Mm-hmm. Kapit-bahay ko siya. Nakakapasok siya ng bahay ko. Mm-hmm. So, doon ko siya binanatan. Isa lang yun na alam kong kalaban ko. Nagkasuhan kami dahil sa HOA, sa Homeowner Association, nagbabalatan talaga kami. Kasuhan talaga kami. Nakarating yan sa Supreme Court? RTC. Sa RTC, sa ano pa nga yun? CA, Court of Appeal. Mm-hmm. Nakarating yan. Regarding sa ng aking HOA certificate, no? Mm-hmm. So, panalo ko ng panalo lahat. Ako lang mag-isa, pinagtulong-tulungan nila ako. Then, alam ko siya yon. Nag-iba lang siya ng pangalan. So, una, nag-post muna ako sa mga group na kinasaliban ko. Sabi ko, kilala kita. Kasi pinapapatayin niya ako eh. Ipinost niya ang aking identity. Bakit niya alam? Hindi naman nakikita sa aking FB yun. Hmm. Sinabi niya kung saan ako nagpupunta. Dito daw sa Walter Mart. Pagkatapos, sabi niya, 10 to 15,000 daw. Babayaran yung makakapatay sa akin. Sumagot ako by posting lang muna. Tapos sabi ko, gawin mo. Gusto mo, idoble ko pa yung bayad sa papatay sa akin. Okay, gawin ko 30,000, sabi ko. Tapos, marami, nag-trending na yung post kong yun. Kasi lumalaban na talaga ako. Di pa rin na siya, inulit-ulit pa niya yung pagpapost kung ano-ano, babalahura talaga. Lahat. Pati mga hindi nangyayari sa pamilya ko, sa buhay ko, sinasabi niya kung ano-ano na. So basically, yung pong na lumalaban sa inyo or nakikipag-debate sa inyo sa social media ay kalaban sa politika. May connection po ba sa politika dahil tama po ba? Ang alam ko, ano siya eh, dating taga-media. Okay. Tapos? Tapos, alam ko, ano siya, kalaban din siya ni Duterte. Nagpanggap lang siyang DDS. Mm-hmm. Gusto lang talaga niya akong kalabanin. Mm-hmm. Gusto lang talaga niya akong palihin. So, dati po, Duterte supporter po kayo? Hindi. Okay. Hindi ako bumoto kay Duterte. Ang ibinoto ko ay nag-iisa lang at saka ocho diretso. Mm-hmm. Si Madam Vito Leni lang talaga ibinoto ko as Vice President. Ang gusto kong presidente nun ay si Madam Miriam Defensor, pero alam kong may sakit. Mm-hmm. Hindi ko na ibinoto. And then, nakiramdam ako sa binantayan ko ang bilangan. Nagpuyat ako. Mm-hmm. Tapos, hayun na. Kita ko landslide na si Duterte. Hindi na kumikibo. Mm-hmm. Pero, nung nakita ko siya na yumakap sa puntod ng nanay niya, sabi niya, Mama, tabangi ako. Ibig sabihin, tulungan mo ako. So, doon ako nakapag-isip na, yes, kailangan mo talagang mag-pray at humingi ng tulong sa kaluluwa. Kasi, bansa ang hawakan mo, hindi probinsya. Mm-hmm. So, kailan po nagsimula na nagamit yung social media ninyo sa pagtira at laban sa mga politician? Yun na. Nung hindi ako tinantanan ni Carla Kirsten, Carla Kirsten ang ginamit yung pangalan. Nung hindi niya ako tinantanan, nag-live ako. Kasi napuno na ako eh. Hindi ko alam paano yung mag-live. Tanong lang ako sa anak ko. Nak, magla-live ako, sabi ko. Ano na nun? Lockdown na yata nun. June yun eh. June 9. Eto na. Live na ako diyan sa tindahan ko. Wala akong purpose. Hindi ko alam na magti-trendy. Di ko alam na pasasalamatan ako ng lahat. Ano po yung unang-unan yung inilive sa social media? Inilive ko yung hindi ako pula, hindi ako puti, at mas hindi ako dilaw. Ganyan. Kayo manggi ako. Yun yung tumatak sa kanila. At yung sinabi ko na tatangan nyo, bobo nyo. Para sa kinabukasan mga kaapu-apuhan nyo. Ipaglaban nyo, karapatan nyo, ganyan. Mm-hmm. Yung mga ganon. So, balikan ko muna po yung tungkol dun sa naunang kwento ninyo, no? Na dumating na sa meron ng death threat sa inyo. Mm-hmm. Sa ngayon po ba, hindi po kayo natatakot para sa buhay ninyo, para sa buhay ng mga anak ninyo? Ah, kasi ganito yan. Yung pagla-live ko, yung kauna-unahan kong pagla-live na ako ay nag-trendy. Wala akong ibang hinangad nun, kundi
yung nakaipong galit sa puso ko. Mailabas ninyo. Galit ko sa asawa ko. Galit ko sa ibang tao. Galit ko sa mga hindi makaunawa sa aking ugali. Kasi sabi nila, tapang-tapang ko. Sungit-sungit ko. Pero hindi nila nakikita yung kabaitan ko. Mm-hmm. So parang bulkan na sumabog na dun ko lahat sinabi na hindi ko naman alam. Mm-hmm. Paniwala ko na ang Diyos na ang gumawa ng paraan para maalis yung galit ko. Yung bigat sa likod nyo. Yes. Pati sa asawa ko. Pati hindi yung galit ko talaga sa asawa ko. Kasi umalis yun na hindi talaga kami nagkikibuan. 1 month lang bakasyon niya. Hindi kami nagtabi. Hindi kami nagkikibuan. Mainit kami pareho sa isang-isa. Bakit po? Anong pinagmulan ng... Pera. Pera? Yes. Bakit? Masyado siyang palasunsun sa pera. Makita mo itong bahay na to. Lumipat kami dito. 100+ lang yung hawak ko. Paano ko ito pinalago? Kung yung kaunting pinadadala niya ay aking nagagamit sa mga kawalang hiyaan. Paano ko nasisinop ito? Paano ko na pag-aral ng maayos sa private ang anak namin? Paano ko na-maintain ang pamumuhay namin na ganito? Paano, salagang 30,000 naman, nagbabayad ka ng bahay, babayad ka ng ilaw, ng tubig. Pero ngayon okay na po kayo. Hindi pa rin. Kasi hindi siya nagbabago. And most of all, hindi kami, magkaiba kami ng pananaw. Okay. Sumunod po, ano naman po yung, sabi nyo, meron ding sa ibang tao naman, na ilabas niyo niya. Ano yung kinasaman loob? Yung hinanakit ko ba sa mga tao na iginaguide ko sila sa maayos. Pero, parang Duterte at ano pa rin ang nangyari. Yung kompetisyon. Mm-hmm. Dito yon sa HOA. Na marami ang gumugusto sa akin na mamuno. Pero nung mag-election kami, tinarantado kami. Ako ang number one, highest vote. Through online yung nakalaban ko as president. Yun ang inupo nila. Nalaman ko na niloko ko. So sabi ko, bakit ganun kayo? Samantalang ako, ibinibigay ko naman ang karapatan nyo. Magsabi lang kayo, anong magagawa ko kung ako ang gusto ng tao? Kailangan nyo pa akong lokohin. Pero kailangan pa ako dayain. So, ayan na, andiyan kayo, nag-i-skandalo na yung mga nanloko sa akin. Nagsisigaw habang ako'y naglalakad, sinisigawan ako dyan. Din. So, nagtimpi ako hanggang sa yung kapatid na teacher. Ipinost pa ako sa aming page ng HOA na ako daw ay ganito, dinamay ang mga anak ko. Hanggang sa pumunta ako ng school, nireklamo ko, and then ipinagpaalam ko sa principal na kung may darating na NBI, ibibigay nyo ba yan? Kasi kakasuhan ko ng cyber libel yan, cyber bullying. Naipon! Hanggang sa pinatawad ko na lang. Pagkatapos dumating din yung time na anak ko nagamit para ako walang hiyain. No? Siyempre, hindi nawawala sa isang bata ang matigas ang ulo. Mm. Yung aking pangatlo sa kumbaga bunso, sumunod, yung sumunod, dalaga, and ngayon eh, meron na siyang boyfriend. So, lahat yan naipon. Naipon. Tapos, nadagdagan pa yung kahit na kailangan ko ng tulong, lapit ako na sa aking sariling kadugo. Pinagdadamutan ako, kahit alam kong milyonarya, kahit alam kong mapera. Okay. So, paano naman po tayo napunta sa ano? Paano napunta na parang politician na yung inyong nagiging topic sa inyong mga life? Doon na, napunta na doon sa unang nag-trending na nagalit ako sa DDS. DDS na ngayon ang binanatan ko. Doon, yung nga si Carla Kirsten. Bukod kay Carla Kirsten, nadamay na lahat ng DDS. Kasi kayo, wala kayong utak, sabi ko. Samba kayo, pinangakuan lang kayo, samba na kayo. Yan, ganun. So doon na napunta. So doon, then natuwa ngayon kasi nagmumura ako doon eh.
mga putang ina niyo, ganyan. Wala kayong mga kwentang Pilipino, ganyan, ganyan. Hindi niyo inisip ang kinabukasan ng mga kaapu-apuhan niyo. Dapat lumaban kayo, ipaglaban niyo, karapatan niyo, ipaglaban niyo. Ngayon, marami ang mga, talagang dumami na ang mga walang hiyas, Pilipinas, dumami ang magnanakaw. Lahat ninanakaw, pati ganda, pati karapatan, pati kalayaan, pati pera, ninanakaw. Yun, doon na nag-trending yun. Hanggang sa, wow. So dahil trending na po kayo ngayon at lahat naman ang nanonood sa atin, hindi naman nagugustuhan tayo. Siyempre, may mga negative comments, may mga bashers. Paano niyo po tinatanggap yung mga bashers? Wala, ignore ko lang. Mga anak ko lang. Ate ko, yung ate ko na nasa Amerika, yung mga kapatid ko, yung mga anak ko, hindi nila ako lahat kinibo. Lalo na asawa ko. Hindi kayo kinibo dahil... Tatakot sila, baka patayin ako. Sabi nung anak ko nasa Canada, Mama, sabi ng ate ko, Neng, uwi ka na sa ate. Tama na yan. Presidente yung kinakalaban mo. Sabi sa akin. Sabi ko, Te, hindi ko sila kinakalaban. Sinasabi ko katotohanan. Sabi ko, hindi. Hindi na ako titigil. Pinasok ko na to. Oo, yan. Nagalit. Pinasok nyo na nga yan. Nagalit, ate ko. Blinak nila akong lahat. Mga anak ko nagagalit din. Lalo na yung anak ko, DDS. Ako, nasa Qatar. Galit na galit sa akin yun. Talagang inaaway nila ako. Wala akong pakialam sa mga DDS. Ah, kung ano-anong kabastusan, kung ano-anong pambablahura, kung ano-anong pagmumura, pagbabanta, wala. Siya lang. Ito lang. Ito lang ang aking gabay. Ito lang. Kailanman. Since na baby ang anak ko, akin na itong kasama. Sa kanya lang ako umihiling to yung magsasalita. Oo, nasan po yan? Samahan niya ako. Wala, hindi ko alam kung saan ito galing. May nagbigay sa akin ito at sinabi na ito ay nasunog ang isang bahay, nasunog lahat, pero siya hindi siya nasunog. Mm-hmm. Tapos hindi ko alam kung itong anak kong ito ang nagbigay sa akin, tapos aking in-screenshot, sinave ko na, tapos ginawa ko siyang wallpaper. Until now, kahit ang cellphone ko, hindi nawawala yan. Wala po, wala. Kahit saan ako pumunta, ang malasanto ninyong ito na nasunog ang aking kasama. Kahit nung magsalita ako sa UP, ito yung aking kasama. Siya yung aking dinadasalan bago ako, siya yan. Ang cute na santo ninyo ko. Kinakausap ko to gabi-gabi. Walang oras na hindi ko to kinakausap. Walang oras na hindi ko siya tinatawag. Lahat ng galaw ko, siya ang akin tinatawag. Wala nang iba. Ano po ang mga pinakamasakit na nabasa ninyo na comment against sa inyo? Yung bastos. Kayo po daw yung bastos? Hindi. Kabastusan. Malaswa. Binabanggit na dun yung mga masiselang parte. Kesyo kung ano-ano, lahat. Lahat ng ginagawa ng isang rapist, ng isang isang hayop sa laman, sinasabi. Mm-hmm. Kaya, doon ako lalong lumaban. Mm-hmm. At ang aking pinaghugutan ng pakikipaglaban, yung pagmumura ni Pres Duterte sa Panginoon. Mm-hmm. Nauunawaan ko siya sa Witche. Kasi Bisaya siya. Mm-hmm. Pero, inunawa ko pa rin yung pagmumura niya kay God. Pero natuklasan ko kung bakit. Kung bakit galit siya sa Katoliko. Bakit po? Kasi nabibrainwash siya ni Kibuloy. Okay. Si Kibuloy ang kanyang spiritual advisor. Mm-hmm. Iba ang naging advice sa kanya ni Kibuloy kumpara sa nai-advise ng mga priest natin, ng mga preacher ng Catholic Church. Mm-hmm. Talagang may sa demonyo. Kaya doon ako nag-umpisa na. Nagalit na ako. Mm-hmm. So, saan niyo po kinukuha yung mga nasasabi ninyo kapag nagla-live kayo? Paano niyo at saan nahuhugot yung mga words na ginagamit? Hindi mo... nagbabasa-basa lang ako. Sa social media ng mga kwento, mga balita,
Nung may TV, lagi ako natutok sa balita. Talagang, ano ako, loyal talaga ako sa ABS-CBN, sa TV platform. Kaya isa ako sa umiyak nung ipinasara yan. Okay. Nung sinabi ng anak ko na, Mama, wala ng ABS-CBN. Ha? Sabi ko. Tapos, nung manunood na ako, mga siguro dalawang hapon yon na mag-o-open na ako na wala na, doon ko naramdaman ang pagkawala ng ABS. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay isang political move o sadyang meron talaga silang mga hindi nasunod na mga batas? No. Hindi ako naniniwala na lumabag ang ABS-CBN. Hindi ako naniniwala na ang ABS-CBN ay may utang na ganun kalaki. Kasi pinersonal nila pati si Lopez. Pati ari-arian ni Lopez, binubungkal nila. So maliwanag po sa inyo na political move yes. ang ginawa na yun? Yes, kasi ang ABS-CBN, ang TV Patrol lang ang nagsasabi talaga. Mm-hmm. Ang sinasabi maagap po, siyang magbalita. Ang sinasabi ng mga DDS at ng mga anti-ABS-CBN, ang balita ng TV Patrol ay bias. Hindi. Anong take nyo po doon? Hindi po, totoo yan. Pag negative ang comment, pag negative ang balita tungkol kay Duterte, bias po ang sinasabi nila. Hindi. Kasi, nahihimay-himay ko ang mga balita eh. Dahil si Noli De Castro, tiwala ako dyan kasi taga Mindoro yan. Alam ko pag nagsalita ang taga Mindoro, laging may basihan. At hindi sila basta nagbubunyag ng isang balita na alam nilang makakaapekto sa mga kabataan. Gaya ng, alam nga namang i-airin nila kung nagmumura ang isang politiko. Inaalagaan din naman sila eh. Mm. Alam nga namang i-airin nila kung alam nilang hindi tama na mag-uudyok sa mga tao na maghimagsik. Diba? Kasi yung mga taga-media, lumalagay rin yan sa pagitan. Hindi rin basta ano yan. Ibabalita nila yan, pero yung in a good way. Hindi yung basta na lang na kung anong sabihin, eh kung kasinungalingan yung gustong ibalita nila ng isang politiko, ibabalita mo ba? Paano kung sinabi ni Pedro, isang politiko, sabihin mo nga sa media, sabihin nyo nga mga taga-TV Patrol na mamaya may darating ng mga sandata, tayo ay lalaban at mayroon, pero wala. Diba? Paano ibabalita yun? So, lumagay lang sa tama ang mga tagapagbalita ng ABS-CBN. Okay po. Ngayon punta naman po tayo kasi nakikita ko sa social media nyo, lalo sa Facebook Live nyo, lagi nyo ipinagtatanggol si VP Lenny. Bakit po si VP Lenny ang inyong ipinagtatanggol? At siya minsan yung topic ninyo sa social media. Siya kasi yung may pinakamalinis na track record. Kahit saan daan. Siya talaga yung pinakamalinis lang. Paano niyo po nasabi na malinis si VP Lenny? Wala naman talaga siyang ano eh. Isa siyang inosente sa politika. Ipinagpatuloy niya lang kung ano yung sinimula ng kanyang asawa. Isa pa, byuda siya. Lahat, alam niya ang politika, marumi, magulo. Pero, dahil nakikita niya siguro na talagang kailangan din siya, no? Ginamit niya yung kung ano meron siya. Yung pagiging tapat, yung pagiging edukada, pagiging maka-Diyos, makatao, at higit sa lahat, totoong tao siya. Kasi kahit saan mo siya dalhin, okay. Flexible siya eh. Kahit saan mo ipato, kahit saan mo ilagay, kahit saan mo pakainin. Kahit siguro sa baon ng niyog, kakain yan pag dyan mo. Yun ang kaya mong pakainan eh. Di ba? Mm-hmm. So yun ang ginusto ko kay Madam Bibi. Kasi nakita ko sa kanya, yung sarili ko. Dahil kasi naging byuda rin ako eh. No? Nung na-byuda ako, pinasan ko rin mag-isang responsibilidad sa aking pamilya. Bilang nanay at tatay. Hinarap ko rin ang lahat ng pagsubok. Hinarap ko rin ang lahat ng pang-aapi ng tao. Hindi naman nawawala sa isang tao yung inaapi ka ng iba eh. Lalo na kung alam mong ikaw eh. Diba?
Ayan. Ang susunod na tanong ko, hindi naman po ito tungkol sa politika kasi ang pinunta natin dito tungkol sa inyo. No? Kasi sa social media nyo, lagi nyo pinagtatanggol si VP Lenny. Ang tanong ko lang po, kayo po ba ay bayaran? Binabayaran po ba kayo para ipagtanggol si VP Lenny? At para sirain yung mga kalaban niya sa politika? Naku, bunso! Kato! O, diba? Katokin ang mga ulong walang laman.